nila. Para sa takbo ng relationship nila dun sa mga characters na pinoportray. Sa characters na pinoportray tsaka kung paano na pinaglaban yung love nyo sa character nyo dito. And yung second question, hanggang saan yung kaya paglaban ng isa't isa? Ang isa't isa in real life para lang ma-maintain yung love nyo, yung relationship. Learnings from Malia and Tristan. Siguro yung ang pagmamahal, yan pa rin ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Kasi ang daming pinagdaanan na alam natin ni Malia, ni Mio, ni Malia, Tristan. And then, at the end of the day, kahit gano'ng kasama yung isang tao, pwede mo yung mabago dahil sa pagmamahal. And yun, yun yung natutunan ko na ma-apply ko in real life na hindi naging madali yung journey ni Malia and Tristan, pero importante doon, hawak kamay sila para malagpasan lahat yun. And in real life, ganoon naman yung mga challenges na dadating. Hindi lahat ng panahon makikisama sa amin, pero importante, hawak kamay namin yun na haharapin. Hanggang saan mo kaya yung paglaban si DJ? Sa tunay na buhay to, ha? Kasi syempre, hindi naman madali yung buhay nyo bilang magka-love din and at the same time magka-jowa, di ba? Magjowa. Kasi sila na ba? Hindi ba ako na-inform? Hindi na ako na-inform. De, parang ganun syempre, di ba? Maraming makikialam, maraming pilit na paghihiwalayin kayo, daming sasaw-saw. So hanggang kailan? Kaya namin pa. Hanggang sa ano? Hanggang saan? Siyempre, hanggang nagmamahal lang kami. Wow. Oh, pwede mo kung... Aha, mahaba itong ano mo. Mahaba na ito. Hindi, siyempre, hanggang nagmamahal lang kayo, doon yung paglalaban hanggat meron. Ano pa yung paglalaban mo kung wala na? Diba? So, nasa amin na po hanggat kailan namin gusto ipaglaban. Hanggat may katwirang kayo. Ipaglaban. Ipaglaban. Show yun, DJ. Wala luna. Well, totoo naman yun. Pero naman ha, sa totoo lang, nabibilib lang talaga ako sa team up nyo kasi parang, sa tingin ko lang ha, parang napakalinis ng love team ninyo. Walang kaanumang mga kadumihan pa. Yung ganyan. Parang ganun lang ha, parang napaka-wholesome. Paano nyo to nagawa? Ito ba ay para sa fans, para sa image ninyo, o para sa pamilya, o para sa sarili? Huwag naman yung para sa lahat. Hindi, ano yun? Combination ng lahat yun. Para sa sarili mo, at para na rin sa kanila. Hindi ba? Dahil... pwede mo nang sabihin na ang ibang mga kabataan ngayon, kami nagiging role model ni Catherine. And kami naman, pinalakam kami ng maayos at tama. So, wala kaming pagpapanggap na ginagawa. Ito po, produkto lang kami ng mga magulang namin. And kami rin po, alam namin ang dapat namin ipakita sa mga tumitingin lang sa amin. Yun lang. Salamat. Kat, baka mga kagusto yung dagdag? Nadi-deprive ka ba sa mga gusto mong gawin kay DJ? Express yung love mo dahil maraming nakakakita. Maraming mata. Hindi ba siya pwedeng halikan in public, mga ganon? Or hindi ba siya pwedeng yakapin sa harap ng maraming tao? Kaya ko siya hakapin yun sa harap niya. Pero hindi yun yung problema natin. Siguro, lahat naman may mga kapalit yan. So, may mga hindi kami nagagawa. Pero kung isipin mo, may mga nagagawa kami na hindi pa rin nagagawa ng iba. So, pros and cons yun. Ano yung mga nagagawa na hindi nagagawa? Like kami, dahil nakakatrabaho kami, nakakabili kami ng ganito para sa pamilya namin at a very young age, ganyan. So, may mga good and bad side naman po talaga lahat. And kami ni DJ, siguro, hindi rin naman namin mapapromise sa lahat na may mga perfecto kaming ehemplo sa inyo, pero yung magpapangako namin is magpapakatotoo kami sa inyo and nagpapasalamat kami sa mga, lalo sa mga bata na tumitingala sa amin, alam mo, naging inspirations nila kami and parang yun yung malaking bagay sa amin na parang okay, parang ginagawa natin ang maayos yung trabaho natin. And nagkakaroon kami ng purpose because of them. Okay, thank you. Thank Congratulations. You. Thank you.